Hi! My name is Amelia de Chavez Pagdanganan or Lolakwentosera, ang lola mong daldalera pero hindi naman chismosa. I wrote the book Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw. This is a mental health book po na para sa inyo na kagaya ko ay merong pang-araw-araw na mental health struggles. O yun po bang napapagod na minsan yung utak natin? Kakaisip kung paano susolusyonan yung mga problema natin. Alam nyo po, ang tawag po sa akin ay fleer. Or in a fight or flight situation, I always leave my battalion. I got it from my ex-convict mother. Kapag po dinadagsana kami ng mga maniningil ng utang, tinatakasan po namin yun na parang kriminal. So lumaki po ako na akala ko po ganoon ang paraan ng pag-solve ng problema, takasan mo. Dumating po yung punto when I was 16 years old, hindi na po natakasan ng nanay ko yung problema niya at siya po ay nakulong ng 6 na taon. Yun nga lang dahil naging homeless po kami, kasama po kami ng 7 years old na sister ko sa loob ng kulungan na nakikitira. Pero hindi po alam yan ni Warden, so huwag kayong maingay. Isa po yun sa binahagi ko rin po sa librong ito, yung mga trauma po. Kung bakit I grew up as an adult the way I did. Dahil po sa mga sugat ng kaluluwa na diniskas ko rin po sa librong ito. In 2004 po, ako naman po bilang adult ang binagyo ng sobrang tindi ang buhay. At dumating po sa punto na hindi na po ako makatakas sa mga problema at ang naisip ko na lang po ay kamatayan. That was the first time when I contemplated committing suicide. But God was not done with me yet. I became a believer and my faith led me to understand na meron pala talagang tao na nag-iisip ng self-harm. Pero coping mechanism lang po nila yun, hindi naman talaga nila yun gagawin. Because we cannot control what enters our mind, but we can always control what will bear fruits in our hearts. Ito po, one time nung nagkikipag-usap ako sa Diyos, ang sabi niya, Amy, in order for you to heal, you have to invest in your pain. Kaya po nakasulat ako ng librong ito para po malaman niyo na hindi kayo nag-iisa. Yung struggles niyo, marami tayong nakakaranas niyan. So if you read this, you will get to know your brain and you will have the power to change your life.